by me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Kamakers, good morning. Gagawa naman tayo ngayon ng orange inipit. Ayan, ito yung mga gagamitin natin sa ating orange inipit. Pero bago tayo mag-umpisa sa video natin, uunahin muna yung natin gagawin, yung mga gagamitin natin. Ito yung mga gagamitin natin ng mga tray. Bali yung timpla na gagawin natin mga ka-bakers ay pang apat na ganito. Apat siya na ganito dapat. Kaso ang gagawin natin ay dalawa lang. Hatiin natin siya at dito natin ilalagay yung kalahati. Kaya dalawa lang yung gamitin natin ito. Yan mga ka-bakers, umpisahan muna natin dito sa mga tray natin. Yan, maglalagay lang tayo dito ng margarine. Lagyan lang natin siya ng margarine. Tapos maglalagay din tayo ng brown paper. Ito lang yung available kasi sa atin mga ka-bakers, kaya ito lang yung lalagay natin. Pwede naman kayo gumamit ng mga ibang wrapper na pang ginagamit talaga dyan. Yan, i-cut lang natin yung dulo. Tapos yan, buka lang natin siya ganon. Pag naganyan na siya, ayan, lagay lang natin siya dito. Ayan, pag ganyan lang siya, okay na yan mga ka-bakers, ganyan lang. Yan, continue lang natin dito. Ayan na mga ka-bakers, natapos na natin. Tatabi lang muna natin siya, ito siya. Saka ito yung isa natin, hatiin lang natin. Yan. Yan mga ka-bakers, meron tayo dito 15 piraso na itlog. Yan. 15 piraso to. Naulit ko mga ka-bakers, itong timpla natin sa video na to ay pang apat siya na ganito. Yung 15 piraso, dapat apat siya na ganito gawin natin. Pero sa ating gagawin ko ay dalawa lang na ganito. At hatiin ko lang siya dito yung kalahati, gawin kong custard cake. Yan mga ka-bakers, sa umpisahan na natin. Ang unang gagawin natin ay paghihiwalayin lang natin yung egg yolk at saka yung ating egg white. Ayan, bago natin umpisahan yung paghiwalay, ito pala yung kabuuan ng ating ingredients. Ayan, paghiwalayin lang natin. Ayan, ingat-ingat lang mga ka-bakers sa paghiwalay nito kasi pag nalagyan ng egg yolk yung ating egg white, ay mahirap siyang umalsa. Yan. Yan, 5 piraso to. Nagpaghiwalay tayo para naman to sa leche plant natin ng ating custard. Ngayon, itong natitirang sampo ay continue lang natin sa paghiwalay ng egg yolk at sa egg white. Dito naman natin ilalagay yung kanyang egg yolk. Ayan na nga mga ka-bakers, napaghiwalay na natin. Ito na yung ating egg white. Itatabi lang muna natin to. Saka ito na yung ating egg yolk. Ayan. Yan.
Ito naman ay para po sa dito. Pinaghati lang natin. Ngayon, pwede naman kung gusto nyong orange, inipit lang yung gagawin nyo. Pwede nyo hatiin lang yung itlog, mga kabikers, sa 8 piraso kaya 7. Dalawang ganito na magagawa nyo. Yan, mga kabikers, continue lang natin yung ating gagawin. Yan, mga kabikers, at itimplahan na natin. Ito yung ating igyok, 10 piraso to. Kakailanganin natin dito ng wire wish na ganito pang halo. Ang unang gawin natin ay yan, haluin muna natin yung igyok. Tapos maglalagay tayo dito ng asukal, 250 grams. Yan, 250 grams yan, mga kabikers. Maglalagay din tayo ng asin. Ayan, 10 grams. Maglalagay din tayo ng baking powder, 15 grams. Calumet brand yung gamit ko. Ngayon, imimix lang natin, mga kabikers. Tunawin lang natin yung ating sukal. Ayan, na-mix na siya. Maglalagay din tayo ng mantika. Kahit anong brand, pwede. Depende sa inyo. Itong sa atin ay pangmasang timpla lang to. Kalahating lata to siya ng ibap. Kung sa ml naman siya ay 175 ml. Ayan, lagay na natin. Mix lang natin. Yan, para malasa yung ating mamon, maglalagay tayo ng, pero optional lang to, pwede kayo gumamit ng tubig. Yan, 1 cup, isang lata ng, kung wala kayong ganitong cup, ay pwede kayo gumamit ng 1 lata ng ibap. Yan, parehas yung sukat nito. Kung idadaman nyo naman sa ml, ito ay 375 ml. Yan, 375 ml siya. Katumbas to ng isang mismo, yung isang mismong bote. Yan. Kung bibili kayo ng mismo, okay na yun siya. Yan, ilagay lang natin. Hindi natin muna ubusin kasi maglalagay pa tayo maya ng arena natin. Yan, continue lang natin yung ating pagmasa. Yan, maglalagay na tayo ng thick flour. Kakailanganin natin ito para mawala yung buo-buo ng ating thick flour. Ito yung thick flour natin, kalahating kilo. Yan. Yan, continue lang natin hanggang matapos para mawala yung mga buo-buo ng cake. Yan na, mix na natin siya uli. Mix
lang natin mabuti mga kabakers, para pantay-pantay. Kasi minsan mayroon dyan sa mga gilid-gilid pa sumusok-sok. Ayan, ganunin lang natin yung mga gilid. Yan, lagay na natin yung ating royal kanina. Pero yung royal mga bakers, optional lang to. Pwede kayo gumamit ng tubig. Yan, ubusin na natin yan. Yan, tapos continue lang natin sa pagmasa. So, yan na siya mga kabakers. Smooth na siya. Yan, pupunta naman tayo sa ating egg white. Yan mga kabakers, ito yung egg white natin. Yan. Tapos maglalagay tayo ng cream of tartar. Yan, mga 15 grams. Tapos ito yung white sugar natin. 50 grams yan. Tapos gagamit tayo nito. Ito lang yung gamitin natin. Yan mga kabakers, idadaan ko muna to sa ating mixer. Hindi ko na may papakita sa iyo kasi nasa likod yung mixer ko eh. Yan mga kabakers, hintayin nyo lang mga 3 minutes. Ayan na mga kabakers, after 3 minutes, ayos na siya. Kaya tanggalin na natin. Tanggalin lang natin itong gloves, gamit lang ito. Quiet. Yan, i-mix lang natin siya ng pag-anon lang. Mix lang natin siya ng paikot. Ganun. Yan, continue lang natin to mga kabakers hanggang matapos. So, yan na siya mga kabakers, na-mix na natin. Yan, mayroon pa kunting-kunting ano. Mayroon pa kunti-kunting puti. Tingnan nyo, napakaganda ng kanyang mamon, yung kulay ng ano, orange natin, yung royal, ayan o. Kaya mamula-mula yung kanyang mamon mga kabakers. Kaya napakasarap nito pag naluto kasi mayroon siya konting asin. Yan mga kabakers, ilalagay na natin to sa ating mga lanyera. Yan mga kabakers, nalagay na natin sa ating mga lanyera. Yan, kung mapapansin nyo, dalawa lang yung nagawa natin dito nakalagay kasi ginawa natin yung kalahati niya ng custard. Ngayon, kung gagawa kayo ng inipit lang na ganito, special orange inipit, kung dalawa lang yung gusto nyo, pwede kami gumamit ng itlog na 7 piraso lang na itlog. Yan.
Yan mga bakers, isa lang na natin to. Saka dito na yung custard natin na nakasalang na din. Sabay na lang natin to siya. Yan ka bakers, ayun yung custard natin, nasalang na. Saka ito na yung ating yan, yung mga mamon natin para sa ating inipit. Ilalagay lang natin sa taas. Yan. Sa taas lang siya. Yan mga kabikers. Kung mapansin nyo na kayang-kaya lang natin yung init niya. Yan. Punta naman tayo sa apoy natin mga kabikers. Ipapakita ko sa inyo. Ayan ang apoy natin. Lang to siya? Low heat lang siya. Saka ang init nito ay nasa lang? 150 Fahrenheit. Yan mga kabakers, 150 Fahrenheit lang init ng ating oven kasi mamun lang naman siya, madali lang siya maluto. Diyan kailangan ng malakas baka masunog. Tsaka lulutuin natin siya mga kabakers ng 18 to 25 minutes. Yung ganyan lang, yung low heat lang siya. 150 Fahrenheit. Yan mga kabakers, after 25 minutes maya, update ko na lang kayo kung magandang resulta ng ating mamon para sa ating special inipit orange flavor. Yan, update ko na lang kayo mamaya mga kabakers. Magawin na natin yung peeling ng ating inipit. Meron tayong 350 grams na white sugar. Yan. Tapos cornstarch 250 grams. Tapos ito yung gagamitin natin. Yan. Maglalagay din tayo ng tubig. Yan mga kabakers, maglalagay muna tayo ng tubig. Yan, sa dalawa. Yan mga kabakers, muna tayo dalawang tubig. Meron din tayo margarin. Ayan o. Mga 50 grams na margarin. Tapos ilalagay na natin yung ating ubusin natin para malasa. Ayan. Tapos ilalagay natin siya sa kawali, papakuluin natin. Ilalagay na natin siya sa ating kalan para kumulo. Ayan na siya. Papakuluin muna natin siya bago ilagay yung cornstarch. Pakita ko na lang ulit maya kung paano natin titimplahin yung cornstarch niya. Ayan mga kabakers, antabayanan nyo lang mga 15 minutes siguro to na to siya. Kabakers, after 18 minutes lang, hindi na siya nakaabot ng 25, luto na siya. So habang nagpapakulo tayo ng ating filling sa pina sa orange ay lukunin na natin to siya. Yan na siya. Yan, yan na siya. Lukunin na natin. Yung custard, yun ang abot ng mga 25 minutes mga kabakers. So, ayan na siya. Luto na yung ating mamon sa ating inipit. Maya-maya, palamigin lang natin siya. Tamang-tama lang to pagkaluto ng ating piling ay papalaman na natin siya. Yan, another 15 minutes mga kabakers. Update ko na lang kayo pag luto na yung ating piling. Yan na yung cornstarch natin. Naglagay tayo ng isang cup na tubig ganito. Yan. Mix lang natin para mawala yung mga buo-buo niya. Okay, continue lang mga kabakers. Mix ko lang muna. So, ayan na siya mga kabakers. Wala na siyang buo-buo. Tamang-tama, kulo na yung natin. Ilagay na natin.
Yan, gagamit lang tayo ng salaan para walang buo-buo ng cornstarch natin. So, yan. Mix lang natin mga ka-bakers. Continue lang. So, yan na. Lumalapot na siya mga ka-bakers. Pahinaan lang natin ang apoy kasi medyo malakas. Yan. Mix lang natin para hindi siya matutong. So ayan na siya mga ka-bakers, luto na. Ayan. Ayan, luto na siya. Okay lang yung okay lang yung ganyan siya, yung medyo matigas siya konti kasi para maganda siya iwain, pangit kasi yung medyo basa. Ayan mga ka-bakers, update ko na lang kayo pag papalaman na natin 'to. Ayan mga ka-bakers, after 1 hour, ay malamig na siya, i-slice lang natin. Ganito lang mga ka-bakers sa pag-slice dito. Tatlo papunta dito, tapos yung papunta dito ay 11 naman, 11 pieces. Ayan, i-slice lang natin ang pag-ganyan. Ayan, continue lang natin pag-slice. Yan, 11. Ito doon. Na-slice lang natin. So, yan na mga ka-bakers. Na-slice na natin. Yan na siya, oh. Yan. Yan, diba? Yan, ilalagay natin siya sa tray. Yan mga ka-bakers, ganyan na lang natin linagay. Hindi na tayo naggamit nito. Kasi parang useless lang din naman. Ganun na lang, patagilid. Yan. Yan, ganun na lang. Yan na mga ka-bakers. Yan na ang ating finished product. Mga ka-bakers, ito na yung ating finished product. Ito na yung ating inipit. Special inipit. Orange flavor. Yan na siya.